kailangan kong trabaho. Tapos na ang maliligayang isang linggong bakasyon. Para mabawasan ko sa pagkikit ng hagdan. Tapos may mask up. Ngayong araw na ito, ay marami tayong trabaho dito sa akin. Papalaundry ng kanyang damit, pupunta sa pharmacy, at mag-grocery ng kanyang pagkain. Yan. Saan ba yun? Buti magkakatabi lang ito ka. So, dito tinatanong niya ang pangalan ng amo ko. Kaya dinilit ko kasi ang malalaman. Mali pala yung napuntahan ko. Hindi pala tayo doon sa isang groceryhan kasi pupunta tayo ng pharmacy. Doon tayo sa kabila dahil may mga fresh doon na. Hahanap tayo ng sibuyas na sibuyas dahon dahil alam kong palulutuin na naman niya ako ng egg omelette na may patatas at saka fresh onion. Yan. So lalakad tayo sandali, mga ilang minutes lang. Pagka ganito na trabaho at mauta ka, pwede mo dangdahanin kasi per hour ka naman. Pero kung ikaw naman ay matino, siyempre ha, sayang. Ay, ibig ko sabihin, di maganda yung pero dapat trabaho. Dito sa matanda, hindi tayo yung laging linis ng linis or ano. May time na tayo na konting hindi naman kasi malinis kasi ang bahay sadya. So, maintain lang. Ang importante sa kanya is malinis ang kwarto, ang banyo, tapos malutuan siya ng pagkain na gusto niya, groceryhan siya. Yan. Gaya ngayon, marami akong lakad. Nagpa-laundry tayo. Tapos, pharmacy at grocery. Yan ang ating lakad ngayon. Mabait itong matanda sa akin. Tsaka hindi mareklamo. Hindi maraming. Yung iba kasi gagawin mo ngayon. Ito, tatanungin pa. Siya hindi. Okay siya. Pero hindi ko pa nga na-experience yung gano'n na uutusan ka na gano'n. Pero ito, pagka nakalista na, iba, huwag ka mag-alis ng sapatos. Pupunta ka ngayon sa pharmacy, mag-grocery, kung ganyan. Buti na lang at dito sa pharmacy na malaki, kung doon ako sa maliit, abutan ako doon. Masasayang yung oras ko doon kasi ang kaya, ang bagal kumilos ng pharmacist doon. Sasayang yung oras. Baka sabihin naman, dinadaya ko yung matanda. Kahit hindi. Kahit ako naiinip din minsan, ha. Ganun dito. Yan, nakarating na tayo. Tapos na tayong mag-grocery. Ngayon tayo ay magluluto. Yan.
yan ang ating mga resibo. Ibibigay kay amo. Sabot. Saka ilan. Ito lulutuin natin ngayon. Vegetable soup. May pipino. At patatas. Pero ito hindi natin tululutuin ngayon. Ang lulutuin natin ay itong carrots at saka carrot at saka leek. Yan ang ating lulutuin ngayon. Bago tayo magsimula, arrange na natin. Yan ang ganap ng aking araw ngayon. Wait lang. Yan, dahil 2 PM na, wala na tayong masyadong oras, mabilis ang trabaho. Isang oras na lang tayo dito. So, mabilis ang luto. Yan, manok, hindi natin isasali lahat. Isa lang ang gusto ni Amo. Bibit-bitin ko na yan. Kasi hindi na niya gusto yung nasa rep. Pag mabilisan. Yan. Ito lang ang ingredients. Leek, carrots, at saka manok. Yan ang paborito niya. Quiz. Ano ganing sa English yan? Why na si Eva? Ito, pagka mabilisan, hindi na natin kailangan pa na pakuluan yung tubig doon sa yan, sa lutuan. Ang gagawin ko, magpapainit ng tubig sa thermos, painitan ng tubig para mabilis. Para paglagay natin, kukulo na kaagad ang parang chef lang ngayon. Kaya-kaya isang oras. Kasi galing tayo ng pharmacy, grocery, nagpa-dry pa tayo ng damit, dry cleaning ng damit ni Amo. Tapos, inayos ko lang yung kanyang kwarto. Yan ang ganap ngayon sa aking araw na ito. Wala masyadong linis, pero cooking time, grocery time. Ang kutsilyo, hindi maganda. Taras pang ngipin ko, kahit pagkiso. Prito tayo sandali ng manok. Ilalagay sa soup. Asin lang. Sibuyas. Yan.
yan, instant kulo na kaagad, di ba? Mainit na tubig, hinahanda ko na sa dyan. Yan. Tapos lalagay natin ang carrots. Ayan. Thick. Tsaka titimplahan natin ng kaunting paminta at tsaka asin. Ayan, luto na ang soup ng aking amo. Nakaka-uwi na. I have 5 minutes. 5 minutes na lang magre-ready tayo. So, ayan na. Natapos yung ating 3 oras dito sa aking amo na matanda. Nagluto. Nag-grocery. Linis lang ng kanyang kwarto. 3 oras yun ah. Kasi sa luto, matagal tayo sa luto. Naabot tayo dyan ng 1 oras. So yun ang ganap ng 3 oras ko sa aking trabaho. Minsan, madali. Minsan, pagod. Pero meron pang isa, mamaya. Papunta tayo sa kabila. Pero hindi tayo makaka-video doon. So yun ang ganap ng ng 3 oras ko dito. At ang tanong, may oras pa ba akong kumain ng tanghalian? Ang pasok ko ay 3:30. Yan. Ang oras ngayon, lumabas ako ng alas 3 sa aking amo. Dito na tayo sa kabilang bahay, sa baba. Hindi pa ako umakyat, kakain mo tayo ng sandwich. Mayroon pa tayong ilang minuto para kumain. Sandwich lang, mayroong salmon at saka cucumber at saka ano, salad. Ilang ating lunch ngayon. Ang labas ko ay, actually 3:30 ang pasok ko. Ang labas ko ay alas 7. So, hindi tayo pwede mag-video doon sa taas. Hanggang. Ganun lang. Yan, good evening ulit sa inyong lahat. Kararating ko lang galing sa work. Nagbiyahe tayo ng 1 hour sa train. So, bihis muna. Mahirap na. Maraming virus. Yan. Share ko lang sa inyo yung aking tawag nito. Yung huli kong kuha na late na akong nag-lunch. Usually, hindi naman talaga ako gutom. Kasi ang trabaho ko is nagsisimula ng pagka-Lunes, maaga. So, kailangan kumain ng tanghalian. Minsan nabibitin, minsan tinapay lang, ganun. Pero yung araw na yon, late ang trabaho ko, alas 12. So, dito pa lang sa bahay, nakain ako sadya. Yung mga ganun-ganun la lunch, kuan lang yun yung parang tawag nito. Parang hindi ka lang gutumin ba? Yan, lagyan natin ng kaunti ang ating tiyan. Tapos, at saka, kailangan talaga kumain ng tanghalian ha. Mahirap. Tingnan yung katawan ko, kataba ko na nga, sige kain. Kasi sa trabaho naman, pwede ka namang uminom doon. Pwede kang kumain. Pero, huwag na mo yung feeling mo na 1 oras uubusin mo sa kain. Siyempre, timing-timing lang, ganun. Tapos, at saka, sa trabaho, lalo na pag per hour tayo, huwag tayong mandadaya. Lalo na pag mabait ang ating amo, parang wala lang, ganun. Meron din natin alam na nasa isip nila. So, kasi, ang tawag nito, ha, hindi talaga maganda magmandaya. Yan. Kasi, pag may hirap, may blessings. May blessings na dadating. Kaya, hintayin natin yan. Malapit na. Malapit na, Eva! So, yun lang. So, kung okay sa inyo itong aking video ngayon na ginawa, pahingi naman ng 1 thumbs up, comment, at saka subscribe. Ha? Don't forget, thank you for watching.
So, goodbye and God bless. Sa French ho ay au revoir, je vous protège. Yan. Goodbye.